Hello everyone, good evening po at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is December 8th. Ang liit kasi ng let ng numbers dito. Okay, today is December 8, 2020. Okay, Merry Christmas mga Tower Gods. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. Okay, so mga Tower Gods, no, thank you very much po for waiting and for watching tonight. Ito pong 71 viewers po nandito ngayon. Maraming pong salamat dahil naghintay po kayo no, bago po tayo magsimula. Pero bago po tayo magpatuloy mga Tower Gods, no, paki-click nyo po muna yung aking mga social media portals. So meron po akong Big Kiss. Meron akong, of course, merong YouTube. So please do like, share, and subscribe dito po sa aking channel. Huwag nyo pong kakalimutan, paki-share po yung mga videos natin dahil yun po ay napakalaking tulong po sa atin. No, paki-share po ng mga videos, okay? Hindi lang po itong live, pati po yung ating mga replay. Also mga Tower Gods, no, paki-follow na rin po ako sa aking Facebook, Twitter, at Instagram at minds.com. Lahat po na yan mga Tower Gods, mahanap nyo po ako dyan sa pamamagitan ng pagtatype ng at Coach Jared dito po sa ating search bar pagdating po sa ating social media portal. Okay? Medyo mabagal po ba yung pasok ko? Kasi unstable ang internet ko today. Pasensya na po mga Tower Gods, okay? Medyo unstable po ang ating internet today. Hindi ko alam kung bakit. Pero ayun na nga ang nangyayari. Okay? So mga Tower Gods, no, bago po tayo magpatuloy sa ating pong kwentuhan, mayamayang konti. Okay, gusto ko po i-recognize ang ating pong thank you very much Francis Mangona for being a VIP member. No, maraming pong salamat for being a member of my channel. It is much appreciated, much love. Okay. God bless you po. Okay, balik po tayo sa ating featured business partner si Hair Trends. Okay, si Hair Trends po ay nagbibigay po ng produkto, nagbebenta ng produkto para sa ating mga buhok. Sa kabuhukan po natin 'yan. So may mga pampakulay, may mga pampaganda, pampalambot, and everything else. So kontakin niyo po siya at Hair Trends Official. Ito po yung kanyang Facebook page. May meron po siyang Instagram page, hair.trends.ph. Also meron po siyang email address, hairtrends0ph09@gmail.com at meron po siyang phone number 0919-0740972. At kung gusto niyo po ma-feature inyong small business po, no, mga small businesses, paki-message po ako sa ating Facebook page at Coach Jared. Facebook niyo lang, message niyo po ako doon. Kahapon din, mga Tower Gods, nagsalita si PRRD tungkol sa Peace Talks. Okay. Nakita niyo ba yung thumbnail ko ngayon sa Peace Talks? Okay, di ba? Yung umiiyak si Zarate. Ayan. Wokes na week po. Wokes na week pa. Sabi ni Jeremiah Pacheco. Anyway. So, ito yung sinabi ni PRRD tungkol sa ceasefire. Okay, tungkol sa ceasefire dahil sa communist insurgency. No? Okay, painggan natin lahat, mga Tower Gods. There will be no ceasefire. Yun! Ever again. Yun! Under my term ko pagka-presidente. For all intents and purposes, yung ceasefire is dead. Ceasefire is dead. Matagal na yun. Nung umalis ako, sabi, when I walk away from the talks, because we cannot understand each other, maybe we were talking on different dialects. I don't know why. But I just simply cannot understand the way it was being carried by the other side, by being played. What was evolving before me was something which is not acceptable to the Republic of the Philippines. Lalo na yung coalition government. Coalition government. You are... No president, no stupid president will allow it. He will get impeached. Actually, dito ko lang medyo i-correct si PRRD. Meron pong presidente.
na pumayag ng coalition government. Pinag-usapan natin kahapon. Hulaan nyo kung sino. Hulaan nyo po dyan sa chatroom. Intayin ko po sa chatroom kung lalabas yung pangalan niya. Meron pong presidente, merong stupid president na pumayag ng coalition government. Intayin ko po din sa chatroom kung naalala nyo. Pinag-usapan po natin to kahapon. Kasi yung judge, yung nakaupong judge ngayon, siya yung nag-negotiate ng Bangsamoro basic law. So, hintayin na. Si Panot, correct. Si Pinoy ang pumayag ng coalition government. Si Pinoy po. Si Noy-Noy pumayag siya na magkaroon ng sariling gobyerno ang Bangsamoro. Stupid president talaga. Si Noy-Noy. Pumayag siya na may sariling gobyerno, may sariling army, may sariling batas ang Bangsamoro. Correct. Si Leonel ang gumawa ng siya ang chief negotiator ni Abnoy, ni Noy-Noy at saka ni Bangsamoro. In fact, mga Tower Cards, in fact, kanina narinig ko sa karambola. Galit na galit si Trixie dito kasi chatter ni Trixie pala. Kasi habang yung mga sundalo na natin ay pinupugutan ng ulo, inaway pa raw ni Noy-Noy ang ating kasundaluhan. Anong sinabi ni Noy-Noy? Bakit kasi kayo tumawid sa teritoryo ng Bangsamoro? Eh, teritoryo na nila yan. Tanga. Tanga talaga. Tanga sa tanga. Merong isang presidente na pumayag ng coalition government. Si Noy-Noy yun. Kaya nga stupid siya. Ulitin natin. Gusto ko marinig yung sinabi ni President Duterte na yun. No stupid president. Ako sabi, when I walk away from the talks because we cannot understand each other, maybe we were talking on different dialects. I don't know why. But I just simply cannot understand the way it was being carried by the other side, by being played. What was evolving before me was something which is not acceptable to the Republic of the Philippines. Lalo na yung coalition government. You are... No president, no stupid president will allow it. Noy-Noy, stupid president. You get impeached, babe. You are not supposed to share that power. Correct. Ako, may sinumpaan ako. And those powers given to me under the law are only to be exercised unless they are capable of being delegated. Correct. I cannot compromise anything in this government. It's either I will be impeached or the military and the police will shoot me. Mamili lang ako sa dalawa dyan. Totoo yan. Ipapasubo mo ang Republic of the Philippines, papatayin ka talaga. Because you are a traitor of your country. Correct. And if I give you a power to share in the a power sharing, that's a very, very serious thing. You can get assassinated for it. Hindi na maghintay because sinisira mo yung Republika ng Pilipinas. Simple as that. So for all intents and purposes, I would say the ceasefire is dead. Ceasefire is dead. The peace talks between the NDF and PA pati yung sayo na lang natin yung legal front nila in PNDF pati kayong lahat. I am identifying you because I have seen the records. You are really communists, taken all in all its narratives, whatever the Jasig and the law, you're out to share power. So I have to destroy you.
Na kayong lahat destroy dyan, you. Communist. Nasa kami, sa inyo, you cannot be accused now of being just a mere communist member because the anti-subversion law correct has been abrogated. Well, you got it all wrong because the Communist Party is still fighting correct against the government. Hindi nga wala na ang subversion law, but you are committing murder, arson, lahat na. Dininawin ko lang yung sinabi doon ni PRRD, mga Tabergatsa. Ito yung ibig niya sabihin doon. Kasi sinasabi, merong, dahil wala ng anti-subversion law, hindi na illegal maging komunista. Yun ang sinasabi ni PRRD doon. Pero, kung mapapansin nyo pa, pinaghiwalay po niya, magkaiba po yung komunista sa Communist Party of the Philippines. Kasi po, yung pagiging komunista, ideolohiya po yun. Ideolohiya po ang pagiging komunista. Pero pag ikaw ay miyembro ng CPP, Communist Party of the Philippines, ikaw ay nanunumpa hindi lang sa ideolohiya, pati sa organisasyon. Magkaiba po yun, mga Tupper Guns. Magkaiba yun. Kasi yung isa, parang ano lang yun eh, ideolohiya mo lang yun, sa utak mo lang yun eh. Yung CPP, gumalaw ka na sa pinapaniwalaan mo. Gumalaw ka na sa pinapaniwalaan mo. Yung Communist Party of the Philippines, pag sumali ka dun, gumalaw ka na sa pinapaniwalaan mo. Naniniwala ka na dapat nang ibagsak ang gobyerno. Bakit? Kasi ang nagtatag ng New People's Army o NPA ay ang CPP mismo. At kaya nagkaroon ng NDF o National Democratic Front ay dahil para magkaroon ng access, okay? Ang magkaroon ng access ang CPP sa ating gobyerno. Dahil wag niyo pong kakalimutan ha, ang National Democratic Front po, no, ang NDF, sila po ang nakikipag-usap sa ating gobyerno. Sila po yung nakikipag-peace talks. Pero all in all, parang ano yan eh? Trinity yan eh. Trinity yan. Parang Trinity yan eh. Si CPP, si NPA, si NDF. Lahat yun, iisa lang yun. Iisa lang sila kung tutuusin. Pero iba-iba sila ng ginagawa. Kaya yun yung sinasabi ni PRRD dito. Hindi ito mere ideology lang. Hindi lang ito ideolohiya lamang na nasa utak mo lang na, sige, komunista ako, hindi ako naniniwala na ang gobyerno natin ay may nagagawang mabuti, etc., etc. Na hindi ako naniniwala sa mga kapitalista, hindi ako naniniwala sa relihiyon, kasi essentially, ganun ang ideolohiya ng mga komunista. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang usapan dito ay dapat, dahil komunista ako, ibabagsak ko ngayon ang gobyerno. Dahil ang gobyerno natin ay nasakop ng mga kapitalista. At magtatatag ako ng bagong gobyerno na pabor sa masa o socialist. So yun ang ibig sabihin. Magkaiba yun, mga Tabergats. Buti nga nagbigay ng distinction to si PRRD. And rape. These are serious offenses. Litin natin yung parte na yun. Buti nga wala na ang subversion law. But you are committing murder, correct, arson, lahat na, and rape. These are serious offenses under, correct, the revised penal code. All communists are bad because all of you are conspiring to overthrow the government of the Republic of the Philippines. Nobody would allow you. Not the military, not the police, and not the majority, tama, of all Filipinos. Di natin mapayagan yun. Ilan lang kayo. Most of them now are lumads. Exploited, oppressed by the New People's Army. Tinatakot lang ninyo. Pinapatay. When did this happen? Kayong mga lumad,
Kano saan nagsugod? Kailan ito nag-umpisa? Kano saan nagsugod? Before the NPS came, may gulo ba? Naabay samok sa inyong lugar? May gulo? It was when the NPS started its pacification sa taas. Tapos, ang una political officer, sige lecture. Yan. Pagpasok ng political officers, pasok na ang mga lecturers yon. Naniwala naman kayo. Maniwala kayo. Kayong mga lumad na kapatid ko. Maniwala kayo sa komunista? Good question. Maniwala kayo na kaya nila mag tayo ng gobyerno? Jesus Maria Josep. Puro walang ginawa yan kung hindi hingi ng taxes sa inyo at magpatay ng ayong sumama sa kanila. Yan ang problema. So yun nga. So yun ang sinabi kahapon ni PRRT, mga Tavernites. At ikinatuwa po yan ang ating mga ano, kasundaluhan. Okay? Ayan, AFP thanks Duterte for rejecting holiday truce with the Reds. Okay? Ang sabi po ng ating pukbong sandatahan, no? The Armed Forces of the Philippines on Tuesday thanked President Rodrigo Duterte for heeding a recommendation to reject a holiday ceasefire between security forces and New People's Army, the armed wing of the Communist Party of the Philippines. Duterte said this during his weekly address on Monday night that he will be no more that there will be no more ceasefire for the rest of his term. Okay? Feeling ko nanginginig ngayon tong mga NPA na. Pili ko nanginginig sila ngayon. Alam niyo kung bakit, mga Tower Gods? Kasi nag-improve ang ating hukbong sandatahan. Bumili ng mga drone. Bumili ng mga bumili ng mga drone para maimbestigahan kung ano nangyayari sa mga kabundukan. Eh, hindi mo maririnig yun pag dumaan ng bundok yun. Hindi mo maririnig yun. Mapipinpoint agad kung nasaan ang mga kampo ng NPA. Nag-improve din ang kanilang mga nag-improve sila ng mga equipment, bumili ng mga eroplano na pwede pang bundok. Ibig ko sabihin ng pwede pang bundok, yung pwede mag-maneuver sa gitna ng mga bundok, ng mga valley. So medyo ano sila, medyo nginig sila ngayon, medyo nanginginig sila. There will be no more ceasefire ever again under my term ko pagka-presidente for all intents and purposes. Yung ceasefire is dead, sabi ni PRRD. While the military welcomed President Duterte's decision, AFP spokesperson Major General Edgard Arevalo said it was not because we do not want peace, but because what we advocate is a genuine and lasting peace that we cannot achieve through a peace pact with the NPA that is notoriously insincere and unworthy of public trust. Ito po kasi ang punto, mga Tabernacle. Ito po kasi ang punto. Kung naging totoo lang ang CPP, NPA, NDF sa kanilang mga salita, kung naging totoo lang at naging sincero sila sa pagkakaroon ng kapayapaan, ng usaping pangkapayapaan. Totoong kapayapaan na hindi yung Japex lang na parang okay for show, sige bati tayo ngayon tapos after one week, two weeks bakbakan ulit tayo. Hindi yung ganoon, ha. Yung totoong peace talks. Yung totoong peace talks. Pwede sana eh. Nagkaroon sana ng totoong peace talks na totoong kapayapaan. Kaso, wala eh. Hindi mo pagkakatiwalaan itong mga NPA na to. Hindi mo pagkakatiwalaan itong mga komunista na to.
Okay? Ano pa paano na top, pero mga Tower Gods, no? Ito nga yung sinabi rin to ng ano eh, ng AFP. Kayo na ko lang din nabasa. Ito. Ang sinabi, instead of a national ceasefire, sabi ng ating militar, sa ano po ito ha, sa Manila Times po itong article na to. Instead of a national ceasefire, the military is open to a localized truce, insisting that the communist leadership has lost control of the New People's Army units on the ground, according to Major General Edgar Arevalo. So, mas open daw sila. Hindi sila open dun sa pakikipag-usap sa NDF. Hindi na. Kasi nabanggit ko nga kanina, no, nung una, yun ang usapan. Makikipag-usap lamang ang presidente at ang grupo ng gobyerno sa NDF. Pero napag-usapan natin dito, mga Tower Gods. Ilalagay ko nga yung link nung video na yun ang usapan natin. Kung ano ang gusto nilang mangyari para magkaroon ng kapayapaan, di ba? Ang gusto po ng mga komunistang ito ay pirmahan ng gobyerno ang CASER. Okay? Ano daw ang truce? Ang truce is temporary peace or ceasefire. Yun po ang truce. Okay? So, yun ang gusto mangyari. Localized na lang. Mag-usap tayo, magkaroon tayo ng usapan, truce. Okay, wala munang putukan, usap tayo. Pagka nag-usap tayo, baka magkaroon tayo ng kapayapaan. Pero hindi nga ma-achieve yun. Bakit? Kasi mga Tower Gods, ang gusto ng mga leaders ng CPP, NPA, NDF ay pirmahan ang CASER. At napag-usapan natin mga Tower Gods na ang CASER ay essentially idedeklara niya na communist state ang buong Pilipinas. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Diyos ko. Yun yung sinasabi ni PRRD kanina na kapag pumirma siya dun sa CASER, isinuko niya ang soberenya ng Pilipinas. Magkakaroon ng dalawang estado. Hindi mangyayari yun. Hindi tanga si PRRD. Ang tanga si Pinoy kasi siya yung pumayag sa ganun. So open daw ang ating military dyan sa localized peace talks or localized troops, truce. Na yun din naman ang sinuggest ni Ping Lacson. Yun din yung sinuggest ni Ping Lacson na magkaroon na lang ng localized peace talks. Pero mga Tower Gods, kanina lang din, di kahapon, nagsabi si PRRD na wala nang peace talks na magaganap. Kanina, ito ang sinabi, wala na rin daw localized peace talks na magaganap. Scrap na lahat. Wala na yung peace talks sa NDF, wala na rin yung localized. Wala na. Asa na lang kayo, mga komunista, asa na lang kayo na magkakaroon pa muli ng peace talks. Siguraduhin nyo lang na hindi na nakopo si PRRD bago mangyari yun. Maraming po salamat sa 1,127 po na nandito ngayon. Na-appreciate po natin yan. Ang inyong pong presensya dito. So, ano pong sabi ni PRRD? Ceasefire can no longer be discussed even at the local level following President Rodrigo Duterte's pronouncement. There will be no more truce with communist rebels for the rest of his term. Wala na rin daw talaga. Wala na. Naubos na ang pasensya ng ating gobyerno sa NPA. Ubos na. Bakbaka na lang. Ubusin na lang daw. Sabi ni PRRD, I will destroy you. Sabi niya kanina. Yun na lang ang gagawin ngayon ng ating gobyerno. Presidential spokesperson Harry Roque told CNN Philippines on Tuesday that Duterte's statement was without qualification. Ibig sabihin, walang requirements. Okay? Walang condition. Pag sinabing wala ng peace talk, ibig sabihin wala ng peace talk at all. Mapalokal, mapanasyonal. Wala na. Tapos na ang peace talks.
Sinabi ni PRRD, I will destroy you. That's it. So, a localized ceasefire once facilitated by LGUs is also not possible. He was responding to a suggestion made by Senator Panfilo Ping Lacson. Alam na, napag-usapan naman natin, di pa mga Tabercats, na itong si Lacson eh medyo namamangka sa dalawang ilog. Kaya ayan. Ayan, itong sabi ni Lacson. Since peace talks are now localized, ceasefire with the NPA is better discussed at the local level as well, probably on a case-to-case basis. Sabi ni Lacson, rebels who may wish to lay down their arms but would not know how to go about it could find confidence to do so if a localized ceasefire is in force. Okay, yun ang sinabi ni ni Ping Lacson. Okay. Pero ayaw na nga ni PRRD. So wala kayong magagawa dun. Ping Lacson, wala na kayong magagawa dyan. That's it. Kasi naman, mga Tabergats, babalikan ko itong sinabi ng CPP. No? Ay, hindi. Sige, bago ko, pupunta ko na yung sinabi ng CPP. Dahil daw sinabi ng CPP na ni PRRD ito, no, na wala ng peace talks, ang sabi ng CPP o ng Communist Party of the Philippines, for the CPP, shutting the door on any ceasefire is another anti-peace declaration from the Duterte government. Sabi niya, Duterte has time and again proved himself opposed to any effort to end the civil war in the country. Correction, there is no civil war in the country. Walang gerang sibil ngayon na nagaganap sa bansang Pilipinas. Kayo lang yun, rebelde yun. Mga rebelde lang ang gumagawa. Walang civil war. Rebellion ang meron. Rebellion. Magkaiba po yun, Diyos ko. Magkaiba po yun. Ang civil war po, mga Tabergats, ay ang ginawa ng KKK, ng Katipunan, laban sa bansang laban sa mga Kastila. Yun po ang civil war. Bakit? Kasi yun po ay kalipunan ng karamihan o ng majority ng mga civilian. Majority ng mga civilian yun eh. Laban sa kanilang oppressor na gobyerno. Rebellion meron. Tama rin si JR. Terorismo may nagaganap. Pero civil war, walang civil war na nagaganap. Sinungaling talaga kayo, mga taga-CPP kayo. Mga Communist Party of the Philippines. Sinungaling talaga kayo eh. So si Duterte pa daw, ang hindi may gusto ng kapayapaan dahil ayaw na roon niya ng peace negotiations. Okay. Magkaiba po ang peace at peace negotiations. Ang peace ay ang gusto nating marating, yung resulta na gusto nating makuha. Walang bakbakan forever and ever and ever. Okay? Yan po ang peace. Peace negotiations ay mga paraan para maabot mo ang kapayapaan. Yun ang peace negotiations. Ngayon, tingnan po natin ang history ng peace negotiations for the past, sabihin natin ano na lang, past 2 years. Tingnan natin ha. O past year, 2019-2020 na lang. Para mas madali. Mas mabilis, mas madali. December 2019, ni-report po ng ating Philippine Army. Nasa gitna ng ceasefire. Gitna po ito ng ceasefire, ha? Nag-violate ang CPP-NPA. Anong ginawa? December 27, 2019. Makalipas lang ang ilang araw bago makalipas ang Pasko. Sabi, the Commanding General Philippine Army, Lieutenant General Gilbert I. Gapay, recognizes the sense of duty and sacrifice of the troops who were ambushed by the New People's Army terrorists in Labo, Camarines Norte last December 23, 2019. Nasa gitna po ito ng pinag-agrihan na ceasefire.
Nasa gitna ng ceasefire yan, ha? Sumugod ang CPP-NPA. Babalikan ko yung sinabi ng CPP. Si Duterte daw proved himself opposed to any effort to end the civil, quote-unquote, civil war in the country through peace negotiations. Mukha bang kasama to sa peace negotiations nyo? Na anytime pwede nyong banata ng ang mga bata ng gobyerno? Anytime? Kasama ba yun sa terms ng peace negotiations nyo? Mukhang hindi naman yata. Okay? Mukhang hindi naman yata kasama yun dapat. Next! Military accuses NPA rebels of violating ceasefire in three provinces. April po ito. April 8, 2020. Saan po ito? Una, sa Pantukan, Davao de Oro on April 7. A suspected rebel was killed according to Armed Forces of the Philippines AFP Chief General Felimon Santos Jr. Okay? May AK-47 daw yung kanilang teroristang namatay. Hindi lang yun, meron pa sa Samar. Ayan. May mga landmines. Some landmines that were planted along a trail between barangays Hubasan and Binangaran in Samar's Calbiga town were discovered by the 46th Infantry Battalion. Okay? The explosives were believed to have been placed there for a planned ambush and could have endangered the lives lives of residents who were also using the path. Pangalawang lugar. Ito yung pangatlong lugar. Two other suspected NPA rebels were also intercepted at Barangay Liabak in Real Quezon for violating the curfew in the area. Two anti-personnel mines and four blasting caps have been left behind when they fled from the 1st Infantry Battalion. Nasa gitna rin to ng ceasefire, ha? Nasa gitna rin to ng ceasefire. Oh, mapagkakatiwalaan ng NPA? Sige, tingnan pa natin ang isa pa. Baka kasi hindi kayo kumbinsido eh. Oh, ito po noong March 29. Palace condemns NPA violation of COVID-19 truce. Ano pong nangyari dyan? Malacañang on Sunday condemned the violation of the ceasefire declaration after a clash broke out between government troops and communist rebels in Barangay Puray in Rodriguez Rizal on Sunday afternoon. So nagkabakbakan daw sa Puray, Barangay Puray, Rodriguez Rizal. Okay? Ano pong nangyari dyan? Ito yata yung ano eh. Yung what do you call this? Yung, ay hindi pa to. Hindi pa to, iba pa to. Kasi meron pang isa na ninakawan nila yung magbibigay ng mga ayuda. Ito yon, April 23 pala yon, hindi pala yon March. So sa gitna ng COVID-19 ceasefire, bumanat pa rin ang mga NPA. Bumanat pa rin. Sa gitna po ng ceasefire. Ito naman yung April 23 nangyari. Ninakawan nila yung mga mamimigay ng ayuda. Members of the Communist Party of the Philippines Armed Wing, the New People's Army, proved that they are indeed bandits when they attacked government troops in Davao City amid the coronavirus disease 2019 pandemic. Okay, ano dong gagawin dapat? Roque issued a statement in a virtual presser aired on PTV4. A day after NPA members attacked the 16th Infantry Battalion troops in Sitio Kapihan, Malabog Village, Pakibato District in Davao City. Oh, ito nga yung magbibigay. Communist insurgents are targeting soldiers. Okay, yung mga komunista daw ay tinatarget doon nila yung mga sundalo na namimigay ng emergency subsidies, namimigay ng ayuda sa lugar na yun. Ayos, di ba? Hindi.
Antindi, di ba? Antindi nyo? NPA kayo? Ibang klase? Pati ayuda, binanata nyo yun. Pati ayuda talaga. Pati yung nag-Ulysses, inambush ng NPA. Ito lang yan, ha? Ito lang yan. Kakaano rin, panahon lang ni Ulysses. Sa Nakar. Soldiers who were on their way to a humanitarian mission to, ha? Due to Typhoon Ulysses, were blocked and engaged in a 50-minute encounter by a band of New People's Army terrorists in Makalelon, Quezon on Thursday, November 12. Anong... bakit ganun? Akala ko ba, sabi ng CPP, ang gobyerno daw ang ayaw ng kapayapaan. Bakit kapag ceasefire, banat kayo ng banat? Inga. Pakisagot lang naman, please. Kung mayroong aktivista dito ngayon sa ating chatroom, magparamdam ka nga. Bakit ganyan? Kung kailan merong pandemic, bumabanat pa rin kayo. Pag merong bagyo, binabanatan nyo pa rin. Kung kailan may ceasefire, bumabanat pa rin kayo. Kasama yata sa terms sa ceasefire nyo, bumabanat eh, no? Wala kayong nirespeto kasi. Tapos ngayon, sasabihin nyo, kayo yung biktima. At ang gobyerno ang may ayaw ng kapayapaan. Bobo kayo. Huwag nyo kaming bulahin. Hindi kami tanga. Hindi na tanga ang Pilipino ngayon. Inform na kami. Okay? Inform na kami. Mga CPP, NPA dyan. Alam na namin ang karakas nyo. Wala eh. Ganun talaga. Pag may ginagawa kang mabuti, titirahin nyo. Pag may ginawa namang masama na hindi nyo ikinatutuwa, titirahin nyo pa rin. Wala. Correct, Jensen 1916. Sinungaling to the highest level, no respect at all. Totoo yan. Agree ako dyan. At hindi, nakakagulat pa dito. Ito si Grace po, ha? Sumasabay ka. Pakisama nga sa listahan nyo ng hindi iboboto to sa 2022. Ito si Grace po. Pinaglaban pa niya yung mga CPP. Sabi ni Grace po, sa interview to ng ANC, reckless tagging, false accusations are dangerous and must be prevented. Reckless tagging of any individual without substantial proof should be prevented as it could place any other citizen under threat. Senator Grace po said Tuesday amid proposals to make red tagging a crime. Okay. The reckless tagging of anybody that will damage their reputation, that will put them in danger, is something that we really need to prevent. Okay. Wala naman problema kung totoong nagkakaroon ng banta sa kanilang mga buhay, hindi naman. Ano ngayon kung sabihan ang mga naniniwala sa komunismo, sabihin na komunista sila? Walang problema, komunista kayo . Ang problema kasi dito, hindi kayo natatapos sa paniniwala lang, ginagawa nyo ng gawa. So ang gagawin nyo, dahil nakumbinsi kayo ng mga kadre nyo dyan sa loob ng pagiging aktivista nyo, sasali kayo ng underground group, yung Kabataang Makabayan. Kanina lang nag-rally sila, yung Kabataang Makabayan. Nandito, titingnan ko nga kung nandito pa yung rally nila. Nakita ko sa Twitter. Papakita ko sa inyo yung rally nila. Kasi, nung nakita ko to mga Tabar Gods, yung rally ng Kabataang Makabayan, Diyos ko, dapat talagang loop. Hindi mo maitatanggi na talagang sila, danger to society. Hindi maitatanggi. Napi ko lang sa Twitter, maya-maya ang konti. Medyo mabagal internet ko, nakakainis. Ay nako, going back. Maya-maya, pag umayos na. Whether or not it's called red tagging or false accusations, public humiliation, or any pronouncements that is not substantiated should really be controlled. Alam mo, Grace po, alam mo ba, na meron ng batas para dyan. A
Ang tamang po dyan ay libel. Ang tamang po dyan ay slander. Yan po ay napaparusahan sa Revised Penal Code. Opo. Opo, Grace po. Tanga ka kasi. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng libel. Hindi mo nalalaman ang ibig sabihin ng libel. Diyos ko naman. Yun din yun eh. Yun din yung pinagsasabi nila na yan eh. Unsubstantiated pronouncements. Okay? Unsubstantiated pronouncements. Okay? That will cause public humiliation. Hindi pa pasok sa libel yun. Libel na rin kasi yun eh. So itong mga ano, naghahabla, itong naghahabla, itong mga nagrereklamo na nire-red tag daw sila, whatever. Bakit di lang sila maghabla ng libel? Kasi pwede naman yun eh. May ebidensya kayo. Sabi nyo, may ebidensya kayo na nagsisinungaling ang ating gobyerno na nire-red tag kayo, quote-unquote, may ebidensya kayo tungkol dyan. O di hablan nyo ang gobyerno. Ba't hindi nyo gawin? Hablan nyo, libel. Pwede naman yun. Hindi nyo gagawin. Hindi nila gagawin yun kasi may expose sila lalo. Papakita ko sa inyo yung ano ah, rally ng kabataang makabayan. Ito yung sinasabi ni Ka Eric na underground group ng kabataan party list. Okay? So pag sumali ka raw ng kabataan party list at napisil-pisil ka na parang, oh, parang okay ito maging ano natin na miyembro ng kabataan makabayan na. Dito ka ngayon dadalhin. Baka ire-recruit. Nag-celebrate sila ng kanilang anibersaryo. 30th year anniversary. Antindi. Antindi, di ba? Naka 30 years na itong kabataan makabayan. Diyos ko, napakabagal ng internet. Oh. Kabataan makabayan to, ah. Oh. Ano yan? NPA, CPP, NDF. Bali-baliktad pa yung mga ano nilo. Hindi marunong magsulat to. Baliktad yung ano niya. ano sabi sa likod? Sagot sa kahirapan, digmaang bayan. Oh, di ba? Grace po, hindi red tagging to. Mga bata pa to. Tinakpan nga yung mga matay kasi mga bata pa. Oh. Ano to? Pag bunyi ang 56 na taon ng kabataang makabayan o KM. Meron ba yan mga topper guys? Sabayin ako pa sa inyo. Oh. Sagot sa terror law, digma ang bayan, sabi ng kabataang makabayan. Tunay na reforma sa lupa ipaglaban, no? Sino man gumawa nitong mga placard nila? Lumaban sa NPA KM, sabi. Tinaba natin sa mga nila. May nakita ito. Sagot sa terror law, digma ang bayan KM. Sino kaya tong batang to? Nako, kawawa naman ng magulang nitong batang to. Nanay, tatay, kunwari recognize itong gantong gupit at saka yung gantong mata ng anak nyo. Nako, Diyos ko. O, tas may ganyang cutics, kulay blue, blue ba yan? Papunta na ng NPA anak nyo, ingat-ingat kayo. So yan ba? Yan ba ang dapat ipaglaban? Yan ba yung kailangang inaano natin? Tinutulungan natin? Tama ba? Ganitong klase talaga ang dapat na sinusuportahan natin. Oh, Makabayan Block deplores Duterte's red tagging, sabi ni Zarate. Iyak-iyak ka ngayon. Iyak-iyak ngayon si Zarate kasi nabanata na naman siya kahapon ni PRRD.
napagkwentohan, nagiinuman pa raw sila kahapon. Nagiinuman pa raw sila dati. Yun ang kwento kahapon ni PRRD. Kaya ngawa. This intensified attack against us in Makabayan and Representative Zarate in particular shows that the Duterte administration is really trying to eliminate the bloc. Uy, hindi si PRRD ang may gusto magtanggal sa inyo. Kami ang gusto may magtanggal sa inyo. Kaming mga Pilipino ang gustong tanggalin kayo dyan. Huwag nyo isisi kay PRRD to. Kaming majority ang gustong tanggalin kayo, Makabayan Bloc. Yung 91%. Yung 91% ang gustong magtanggal sa inyo. Hindi si PRRD. Well, si PRRD rin. Pero, ayun na nga. Yan ang sinabi ni Sara Ilago. As if, malamang si Sara Ilago na ikipag-usap sa mga batang to. Palang mukha talaga. Kaya nga sabi lang sa kanila ni ano, ang sabi sa kanila ni Attorney Panelo, ba't hindi lang kasi umamin na mga, ayan, komunista raw sila at merong links ang Makabayan Bloc sa CPP. Ito sabi niya. Ang problema kasi sa inyo, Carlos Zarate, ayaw niyo pang aminin, masyado namang obvious. Sabi niya. Ayaw niyo pang aminin na CPP kayo, masyado namang obvious. Ito kasi yung ginagawa sa atin ng CPP. Ginagawa tayong tanga. At ng Makabayan Bloc, ginagawa tayong tanga. Kaya itong sabi ni Attorney Sal Panelo, ang tao naman, hindi naman tanga. Hindi naman bobo. Nakakaintindi. Kaya huwag nyo nang pagpilitan ang mungkahi ko sa inyo, aminin nyo na. Ano kung komunista kayo? Sabi niya. Ano kung komunista raw kayo? Sabi ni Attorney Sal Panelo. Kasi nga naman, hindi naman kasi talaga illegal maging komunista. Alam nyo, ang illegal, mga Tabercats, sumali kayo sa rebellion na ginagawa ng komunista ngayon. Yun ang illegal. Yun ang illegal. So kung wala naman silang ginagawang illegal, kung wala naman silang ginagawang masama, o di panindigan nila, o komunista ako, wala naman akong ginagawang masama, no ngayon. Diba? Totoo naman na wala akong connection sa CPP, anong gagawin ko? Wala naman talaga. Kung ganun, ang problema, may connection. May links. May papeles. May mga witness na nagsasabi na oo, naging miyembro sila ng CPP. Naging miyembro sila ng NPA at may connection ang mga Makabayan Bloc sa NPA. Yan ang problema. Problema nyo yun. So, wag nyo kaming bulahin. Sabi ni Brosas ng Gabriela. Di ba ano? Ninumungkahi na natanggalan na ng Certificate of Registration tong Gabriela. Yan. So, sabi ng Gabriela, ang sabi, where is this energy when China is invading our territories? At least 6 Chinese military, etc., etc. So parang ano siya, red herring, nagdi-distract, dinidistract ni Gabriela, ni Arlene Brosas. Dinidistract niya yung usapan. Sina-change topic niya. At sinasabi niya, bakit hindi kayo magalit sa mga Chinese? Sila nga, ito, pinapasok tayo ngayon sa West Philippine Sea. Kasi itong sinabi pa niya. Okay. May sinabi pa siya dito tungkol sa okay. Ito. President Duterte and his ilk do not have any credible evidence against us. Because if so, kung may ebidensya daw ang gobyerno laban sa kanila, they would have gone to court a long time ago. Kung totoo daw may ebidensya, dapat daw naghabla na sila sa korte. Ito ngayon ang sagot ng ating AFP. AFPI's legal action versus Makabayan. Iyak na naman kayo. Iyak kayo, Arlene Brosas. Iyak na naman kayo, Sara Ilago, Franz Castro, Ferdinand Gaite, Eufemia Culiamat. Hindi ka pa tapos umiyak sa iyong anak. Iiyak ka ulit.
Sara Ilago. Tropa. Anong ilk? Tropa. Tropa ang ilk. Sabi ng AFP Armed Forces Chief of Staff General Gilbert Gapay, on Monday said the military was considering filing court action against members of the Makabayan Bloc in the House of Representatives for helping recruit fighters for the Communist New People's Army. Sabi, we will now pursue the legal track on this matter because there is a need for them to be charged. Idi-demanda na raw sila ng AFP. Idi-demanda na raw sila. Hiningi nyo, di ba? Ayan, oh. Oh. Sabi nyo, they have been saying for the longest time that they have tons of evidence. Then present it now. Present it in court now. Not just rant about it. O di ang sagot na AFP. O di makita tayo sa korte. Didimanda na kayo. Ano pang hinihintay niyo? Lawyer up, Makabayan Black. Kontakan niyo na si NUPL, National Union of People's Lawyers. Yung mga abogadong nagtatanggol din kay Reyna May, kay Reyna May at saka kay Echanis, kay Amanda Echanis. Oh. Pwede ganyan. Tawagan nyo na. Tawagan nyo na yung mga abogado na yan. Oh. Gapay said the military had solid evidence to build a case against the lawmakers, specifically documents recovered by security forces after armed clashes with communist rebels. Okay? We also have those who surrendered. Okay, so may ebidensya daw sila na galing sa mga enkwentro. Meron ding mga testimonya ng mga sumurrender. Mga Tabergats. Ang testimonya po ng isang tao. Hindi lang po yung material evidence, ha? Pati yung ebidensya po ng testimonya ng isang tao. Isa po sa pinaka-importante sa korte po yan, yung testimonya. Lalo na kung mapipinpoint niya, sasabihin niya na oo, siya po talaga yung kasama ko. Sabi niya, but still, we have legal processes and we will go by that. We will have to strengthen our case further against these organizations and personalities. So, patitibayin pa rin nila yung kanilang ebidensya. Akra, ayaw niya ipatawag, sabi ni Sky. Malay niyo, mag-volunteer si Drilon, di ba? Di natin alam. Malay niyo, mag-volunteer si Drilon. Pero mga Tabergats, no, ito na siguro yung pinaka... yung time na sobrang ano, na pinaka... na-prosecute. Okay, or... nailabas ang tunay na kulay ng Makabayan Black. After 20 or so years, ngayon lang natin nakita kung ano ang tunay na kulay ng Makabayan Black. At ngayon may gagawin na si PRRD tungkol dyan. Buti naman. Buti naman. Awa ng Diyos, ganyan na yung mangyayari. Ganyan na yung magiging sistema. Kasi mga Tower Gods, no? Hindi na lang to ano eh, hindi na lang to kwentuhan ng ano eh, ng kung sino yung ano eh, kung sino yung tama sa mali. Hindi na lang to yung kwentuhan ng mali ba maging komunista o tama. Hindi na to yung kwentuhan eh. Yung kwentuhan na ngayon dito eh yung mga namamatay sa partido ng mga militar at sa partido ng NPA at lalo na yung mga batang nare-recruit at umaakit ng bundok. Yun na po ang usapan dito. Yun na po ang usapan dito, mga Tabergats. Okay, mga Tabergats, no, I'm having system problems right now. Yung internet ko, medyo hindi tumatakbo ng mahusay. Itong aking live chat, hindi pumapasok for some reason. Dito ko siya nababasa sa isang ano sistema, pero dito wala. Sa kung kasaan ko siya pwedeng present. So, mga Tabergats, isiskip ko po muna, no, for today, yung ating mga pa-shoutout. Okay, ipapagpaliban ko po muna for tomorrow. Ayusin ko po muna itong internet namin. Pero mga Tabergats, marami po salamat sa 1,000, almost 1,200 na
nag-ano po sa atin today, nanood po sa atin today. Okay, it's very, very much appreciated. Ako po ay natutuwa na patuloy po ang inyong pong suporta sa akin, mga Tabber Gods. At huwag niyo pong kakalimutan, paki-like, paki-subscribe po ang aking channel. At also, mga Tabber Gods, huwag niyo pong kakalimutan, paki-share. Very, very important po na paki-share ang mga videos po na ina-upload ko on a daily basis. Okay, yung mga ina-upload ko po everyday. Paki-share niyo po yan sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at mga katrabaho, etc., etc. Okay? So mga Tabber Gods, no, today is December 9 na. Okay? So sa mga kaibigan po natin na OFWs, good morning, good afternoon or good night. Okay? God bless your work. Sa mga nasa Pilipinas po, God bless your rest. I'll see you tomorrow po. Okay? I'll see you po tomorrow sa ating pong YouTube live again. Hopefully tomorrow magawa ko na yung ating pa-shoutout kasi yung sistema ko talaga medyo hindi maayos ngayon. But thank you very much po for hanging out with me. I'll see you tomorrow 11 PM sa ating next Coach Jared live. Okay? Bye everyone. See you tomorrow. Bye.